Kuya, may init dyan. Mainit na. Yung sa malamig muna unahin natin. Nabawasan na namin na konti. Ito, itinira ko yung saluyot. Gulay ka. Malaki-laki pa nga aming gagamasin. Malawak pa ito. Hanggang doon. Ganda ng lupa, maitim. Nga pa. Kalwas. Saluyot po. Hi, good morning. Nandiyan pala kayo. Kumusta na kayo? Ang kapatid. Nagdadamo pala kami ni Kuya Renzo. Alam niyo yung pag merong kang lupa, kailangan dadamuhan mo talaga. Pag merong kang bahay, kailangan talaga dadamuhan mo, no? Katulad dito. Dahil pag umulan, itutubo talaga ang mga binhi ng damo, no? So ang lupa ay punong-puno ng binhi ng mga damo, no? Kahoy, damo. Punong-puno ang lupa, no, ng binhi. So ngayon, para pag tumubo siya, siguro niloob ng Diyos yan para may halaman, may gulay, may makain ng mga kambing at baka. At tayo din ay magkaroon ng trabaho, no? Kaya ang buhay natin ay parang ano din, ano? Yung minsan dinadamo din tayo. Ano yung damo? No, yun yung mga problema, yun yung mga kasalanan sa buhay natin, no? Na tinutubuan tayo ng damo. 'Di ba? Ang bahay pagka malawak, makapalang damo, hindi maganda. Masukal, maraming higad. Pwede pasukin ng ahas pag madamo ang bahay. So ganun din sa buhay natin kapag hindi tayo malinis ng salita ng Diyos. Kapag hindi tayo naglilinis kasi sa atin, Word of God. No, yung dugo, banal na dugo ng Panginoon Jesucristo ay yung kanyang mga salita. So pag hindi tayo nakarinig ng Word of God, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, tutubuan tayo ng parandamo, no? Mga kasalanan, mga problema, sakit karamdaman, maraming tutubo sa buhay natin. Pero kung tayo ay malinis ng salita ng Diyos at ipinamuhay natin ito, magiging maganda ang buhay natin. Kaya, so kailangan mga kapatid, magpalinis tayo, ano? Kaya ang nagdadamo, no? Alam nyo ba ang nagbubunot ng damo sa buhay natin, no? Una ang Diyos, ang salita ng Diyos, no? So, 'yun ang nagbubunot ng mga kasalanan natin. Pero sino ba ang ginagamit ng Diyos? 'Di ba yung mga pastor? So, yung mga pastor, yung mga leader, 'yan ang ginagamit ng Diyos para sa atin para mabunot yung mga damo, mga problema
na tumutubo sa buhay natin. Kasi kusang tumutubo ang mga problema, kusang tumutubo, parang damo. Hindi naman yan natin tinatanim, pero tumutubo yan. Kaya sa buhay natin, napakahalaga po mga kapatid na talagang tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagpipray tayo, sumasamba tayo pag-araw ng Linggo, nakikinig tayo ng sa ating pastor para lumago ang ating pananampalataya at maging malinis ang buhay po natin. Ano? Kaya minsan nasasaktan tayo kapag tayo'y nakarinig ng Word of God, tinatamaan tayo. Parang ganito, yung damo, matutuwa kaya ang damo na pag tinitak natin, binunot natin ganyan. Diba? Hindi natutuwa yan. Diba? Nasasaktan yan. Oh. So, pero pag habang dinadamuhan, o diba, nalilinis. So, ganun din yung buhay natin. Malilinis kapag tayo laging patuloy na naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nakikinig tayo sa ating leader, sa ating pastor. Kasi isang din natin nagugustuhan ng mga aral ang sasaktan tayo, pero kailangan natin makinig para maging malinis ang buhay natin. Yun lang po mga kapatid, maraming salamat at nawa ay baka gusto niyong tumulong magdamo. Magdamo tayo. Eh, yan. Diba? So, yan. So, ang kasama ko sa pagdadamo, si Kuya Rinso. Okay, thank you mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, pakishare po. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe po dito sa aking YouTube channel, Kuya Sam TV Studio. Maraming salamat po. To God be all the glory. God bless po. Bye-bye.